Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for April 1 to 15, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang kung paano mag-book. Okay, energy update, April 1 to 15, 2024 para sa mga Libra. So we will see the energies coming to you, tapos sa money, career, finances, and sa inyong love life, love and relationships. Judgment, changes, oo, transformation, rebirth. Parang meron kang susundan na ano, na bagong path sa buhay mo, na kung saan dun ka masaya, dun ka mas, alam mo na mas mapapabuti ka. Mm-mm. Merong working with other people, signing contracts. Siguro kasi na-realize mo na na may mga bagay na pinalagpas ka dati na opportunities. And ngayon na dumarating yung mga bagong opportunities, ayaw mo nang palagpasin. Oo. Lalo na kung ito ay opportunity abroad. So ngayon, you are really focused on kung paano ka mas makakaangat sa iba. Mm-mm. So your overall energy is the Ace of Cups. New source of happiness. Oo, maaaring may magpapakilig sa iyo ngayon. Or pwede rin namang pera ang magpapakilig sa iyo kasi 'di ba? Nakakakilig talaga may pera. What is the Ace of Cups? Page of Pentacles. Oh, speaking of pera, pwedeng yung iba sa inyo meron kayong mga ipupursu na interest, no? Na kung saan mas mapapaunlad niyo yung inyong kaalaman, may pag-aaralan kayo, ganyan. Your challenge is the Seven of Swords. So maaring may mga hindi totoo sa buhay mo, no? Mga taong lovers, commitment. Oo, baka meron diyan na hindi naman seryoso sa commitment nila sa iyo, whether this is relationship or business partnership, no? Mm-mm. Pwedeng you are dealing with kapareho nyo, Gemini. Oo. Gemini. So para ano, maaring meron kang makaka-deal ngayong first half ng April na hindi niya alam kung ano yung gusto niya. So, parang ayan, confused. Pwede rin namang ikaw to na medyo confused ka sa gusto mong i-pursue. Pero, no, with the Seven of Cups here as your opportunity, malalaman mo rin naman kung ano yung best for you. Okay, if you need to make a decision, kung kailangan mo mag-desisyon. High Priestess is your instinct, your intuition, your knowledge, your deep knowing. So mas magiging malalim yung connection mo sa iyong higher self. So when it comes to decision making, whether this is a relationship na nag-open, nagsisimula, or a business career, trabaho, mapagde-desisyonan mo yun ng tama. You have the Two of Pentacles and the Ace of Wands. As a blessing, no, you're going to be very busy. Busy in a good way kasi marami kang kailangan asikasuhin. Marami kang kailangan trabahuhin. Pwedeng mga bagong projects, bagong trabaho na nagsisimula para sa'yo or mga responsibilities mo, commitments mo. So for your money, career, finances, medyo stressful yung iba sa inyo. With the Four of Cups as your energy, parang meron ditong hindi kontento sa kanilang situation, sa kanilang finances, sa kaperahan nila, sa trabaho nila.
or sa business nila. What is the Four of Cups? Emperor. Para kasi nga, no, hindi kayo masyadong, hindi nyo na plano, oo, or hindi nyo na paghandaan yung mga pinasok nyong business, trabaho, ganyan. Kaya, parang feeling nyo may kulang, oo. You have the Knight of Swords as your challenge. Maaring meron kayong mga kailangang kausapin or ayusin, asikasuhin. Para itong ano eh, iba kung nag-business kayo, pwedeng meron kayong mga napabayaang documentation, permits na kailangang asikasuhin. Kaya ngayon parang iniisip nyo, ano ba yan? Bakit ganun? Page of Wands. Yes, kailangan nyo na itong bigyan ng action, asikasuhin. Kung gusto nyo na hindi kayo mamroblema in the future, especially if this is something to do with tax, or permits, no, sa business. Yung iba naman, kung sa trabaho to, pwedeng meron kayong mga hindi nakukuha na opportunity na sa tingin nyo para sa inyo. Actually, yung mga missed opportunities, yan eh, hindi naman talaga para sa atin. Kasi, kaya nga hindi napunta sa atin, kasi hindi para sa atin. Diba? You have the Nine of Swords as your opportunity. Four of Swords. So, may opportunity ka ngayon magpahinga. Ipahinga mo yung isip mo kasi yung iba sa inyo nag-overthink. Oo, yung tipong inumaga na kayo sa kakaisip ng solusyon sa problema nyo pero hindi nyo talaga nasusolusyonan. Kasi ang nangyayari, parang nagwa-what if kayo. What if ganito, what if ganyan. So, lalong lumalawak yung problema. Imbes na mabigay ng solusyon. So, I feel like you need to take a rest. So, may opportunity ka ngayon na makapagpahinga. At wala mo nang isipin. You have the Eight of Swords as a blessing. Aalis ka na sa ganyang situation, limitation. So, maaring ngayon, magkakaroon ka na ng courage, lakas ng loob na tanggalin yung limitations mo sa buhay. Kasi parang feeling mo na ikaw rin yung naglalagay ng limitasyon sa buhay mo kasi iniisip mo, hindi ko kaya yan, or hanggang dito lang ako, or hindi ko sakop yan, or mahirap yan. So I feel like you are going on a new journey, a new adventure para sa iyong business, trabaho, career. So sa love life naman, you have the Two of Swords. Meron ditong pagdedesisyonan, Hierophant, pwedeng commitment, pag-asawa, no? So siguro yung iba sa inyo iniisip nyo kung ready na ba kayong mag-asawa, mag-settle down. Para kasing meron dito nagdadalawang isip. You have the Chariot as your challenge. So parang may pagtigil, the Moon. May worries. Oo, nag-aalala kayo kung ready na ba kayo for a commitment. Kasi alam nyo na malaking responsibility yan, lalo na kung pag-aasawa, no, or pagkakaroon ng sariling pamilya. Or even yung pagsasama, no, kasi yung iba, hindi naman nagpapakasal bago magsama. So, iniisip nyo, is this, ano, makakatulong ba sa'yo yun? So, with the Hangman, kailangan mong pag-isipang maigi. Pag-aralan mo kung ready ka na ba financially, lalo na kung financially, no? Kasi mahirap ang ano, bumuo ng pamilya. Magsimula ng pamilya. Sa panahon ngayon, magastos, ang mahal na, 'di ba, ng mga bilihin. So kung kaya mo naman, then go for it. You have the Ten of Pentacles as your blessing, King of Cups. So alam nyo, kung talagang desidido kayo to, you know, settle down, have your own family, magagawa nyo naman ng paraan. Pero kung ano, hindi mo magawa ng paraan sa ngayon, pag-isipan mo muna if itutuloy mo. So what else? You have 11th house community, being part of a society, a group, a community. So, maaring sasali ka sa mga groups or mga clubs na meron kayong parehong interest. Clarify, solar come. So, I think this week, ano man yung mga magugumugulo sa isip mo, no? Ngayong first half ng April, makakahanap ka ng solusyon dyan. Maliliwanagan ka dyan.
yun ang mga importante dyan eh, yung clarity. So, endings are inevitable. So, maaring meron talagang kailangan tanggapin ka na na ending sa buhay mo, like ending a situation, na alam mong hindi ka pa ready for that commitment, no? Para sa mga responsibilidad na yan. At mag-focus muna sa kung ano lang yung kaya mo. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.